Hey guys, welcome back sa Okavango Diaries. Ako si Kuray. At sa episode na to, mag-update lang tayo ano na nga ba ang nangyari dun sa ating Okavango. At syempre, kung bago ka lang sa aking channel, be sure to click like and subscribe, hit the bell notification para pa sa mga ganitong klaseng videos. Ano, tara! Nung ating video na inilabas natin last week, nabanggit natin doon ng ETA ng ating pyesa para sa ating Okavango, which is yung ECU, ay darating sa November 4. At hanggang ngayon, firm pa rin yung schedule ng November 4 na pagdating ng pyesa na yon. Pero may additional good news. At syempre, nahulaan nyo na. Pinahiram ako ng donor vehicle ng same variant at model. Iba nga lang yung kulay. Pero okay din yun, basta may sasakyan. Eh syempre, ano ba nangyari? Bakit nagkaroon tayo ng loaner vehicle? Okay? Una, qualified naman talaga tayo na magkaroon ng loaner vehicle kasi nga hindi naman accident yung nangyari dun sa ating sasakyan na talagang may defective part. Nga lang, nagkaroon lang ng konting glitch sa pagpaprocess. Kailangan mo lang mag-follow up talaga sa kanila para medyo mapabilis yung process. And thankfully, after 1 month, eh narinig din nila or na-process din nila yung ating request. At ito na nga, pinahiram na tayo ng sasakyan. At only that, na pinahiram tayo ng sasakyan, generous din sila na dalhin ito mismo, itong sasakyan sa akin para maiabot. At syempre, kasama na rin sa pag-abot, pag-apologize nga dun sa inconvenience na naidulot ng sasakyan. So very thankful tayo doon. At yun nga, minomonitor na nila yung arrival ng part at ginagawa na rin nila yung paraan para medyo mapapast track pa yung pagdating. So again, ganun pa rin yung November 4, which is 2 weeks from now, yung sasakyan. Eh, antayin pa rin natin, at kung mas mapapaaga pa yun, mas okay. At kung medyo madi-delay, which is huwag naman sana tumagal, okay lang. Eh, as long as meron naman tayong ginagamit na loaner vehicle. Okay, so ano ba yung napag-usapan natin kasama nung Geely representative nung ipinabot nila yung sasakyan? Una, pinaabot din nila na meron silang ginagawang mga ways para mapa-fast track na yung pag-handle ng mga ganitong concerns. So syempre, iba't iba naman talaga yung concern. Meron talaga nung mga warranty-related concern. Meron tayo ng mga accident-related concern. Inorganize lang nila paano nila i-handle according to priority level, yung mga ganun. At the same time, meron na rin malaking effort sila para mag-stack ng napakaraming pyesa para maging available. Dahil tayo nasa 15,000 strong na ng mga Geely car owners. So yung mga parts natin is talagang lumalaki ngayon demand. At meron sila ditong parts depot na. So yun yung in-update nila sa atin. At hopefully, within end of the year, mas lalo pang mapabilis at ma-improve daw yung kanilang services para dating dun sa mga replacement or yung pag-order ng mga parts na defective. Then again, thank you sa Geely Management for reaching out na rin sa atin at para matulungan tayo dito sa ating concern. At hopefully, mas maano pa natin to, mas mapa-improve pa natin tong process na to. Hindi lang naman para sa akin, ano, para sa aming lahat, na sa ating lahat na owners ng Geely Okavango. Kasi admittedly, medyo bata pa talaga sila dito, 2-3 years pa lang sila dito. At may marami pa talagang room for improvement. Okay. So ano itong ano, to Okavango na to. So nung dinala to, talagang halos brand new nga to eh nung dumating eh. Nasa 5,000 kilometers lang to at amoy na amoy ko pa yung leather nitong sasakyan. Kaya talagang okay na okay to. Nga lang, medyo naninibago ako kasi isang buwan ako na hindi nakapag-drive. Tapos nung nag-drive ako ng ibang brand,
talagang feel na feel mo yung difference in terms of power, in terms of handling ng sasakyan. Kaya medyo na-miss ko yung Oka. And ngayon nandito na siya, talaga mapapakinabangan to. Especially na papalapit yung Undas, which is maraming mga naka-line up na pupuntahan at lakad ng pamilya. Anyway, yun lang muna ang update natin para sa week na ito. Thank you so much for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe sa channel ko na ito. At syempre, maraming salamat sa nagpapadala ng kanilang mga super thanks, super chat sa atin. At syempre, maraming salamat din sa mga nagdi-DM at nangangamusta sa sitwasyon ng ating sasakyan. Again, thank you so much for watching. I'll see you guys next time and peace.